Nakita ng vlog show on YouTube, ayan, internet, na start pa lang, laughter na. Diba? Agaw eksena ng tawanan. Hi there, mga ka-chika namin all over the Philippines, all worldwide. Ayan, maganda gabi po sa inyong lahat because you know what? You are there, we are here. Of course. Diba? Yeah. Talagang, definitely, swak na swak. Okay, and this is your Tita Tolls, Peter Ledesma. Nagpupugay po sa inyong lahat. At alam nyo ba, today is Wednesday. Alam nyo naman, pag Wednesday, sa aming Chika Mo Vlog Kabog, meron kaming kabogerang tapatan. Mamaya na namin ibibigay yan. My BFF Madam, good evening to you. Meet ang Palocchi Jr., mga kaibigan. Oh, good day to you. Sweetheart on the air. Okay. Yes, Mr. Astig. Naman si Astig, Papa Umang. Parang may nabi kayo na ganaano, ha? Lalo umaastig na kayo si Papa Umang, si Mr. Astig, ha? Talagang bigay todo na siya. Alam mo bang ano, ha? Mapapansin natin, glowing, restless. Why is that so? Tell us na magkala yung story. Matagal ng parang si Kuya Boy na. Pinagdarasan. Ang mga ayuda. Ito ang ating big angel natin. Siyempre yung ating original benefactor, tas Big Angel, ayan. Yes, siyempre po, ichichika na muna namin sa inyo ang mga latest, mga pasabog ayan sa showbiz. Mauna ka na, my BFF Madam, Big siyempre Angel. Siyempre pa, a lot of people are actually curious what is really the real score between these two half-brother pa sila. They are two masculine guys. Okay. Married to their wives na parang basta may relasyon yung mga asawa nila, mga ganun. Ay, naku, gusto sa showbiz yan, di ba? Sabi ng iba, don't you know that this very good-looking guy and the husband of his sister, they're actually very intimate. Wow. Yung very good-looking guys. Yung very good-looking guys. Very interesting topic. Very interesting blind item. Parang pinagdududahan nila. Samantalang yung isang guy na asawa ng kanyang sister, parang very macho talaga yun. Oh. There is no doubt that this tall and hunky guy happens to be a veritable macho. May matangkad ba yan? Yung tinutukoy mo. Matangkad, pareho. Matangkad silang pareho. Tapos this one here, parang may something about him na they could not tell what. Ay, there is something. He doesn't want crowd. He doesn't want a lot of people around. Ay, may sarili he wants to maintain his privacy. Ayaw na maingay. Oo, privacy. Utmost privacy. I want. Pero, pumunta tuloy. Parang, pero yung isang privacy. Guy, hindi pwedeng katayin yung private dancer yun kasi privacy. I'm your private dancer. A dancer for money. I'll do what you want me to do. Oh! Simply the best! Talagang ano talaga. Parang pag wala yung mga asawa nila, they are always chatting with each other, talking with each other. Talking. And they are very close. Very, very close. Sabi na, sino kaya dyan ang... Pero parang hindi naman eh. Parang wala. Parang they like each other so much. Nagagalaw, ayan, dapat gusto ka ng konti. Parang they like each other so much na parang thank you. Parang questionable. Ano daw ba yun? Meron bang something between the two of them? Yung good-looking guy at ang kanyang ano, brother-in-law? Uy, parang kilala ko, nagluluto yung lalaki, di ba? Alam mo, ha? I don't want to answer because it would incriminate me. But talagang there is something daw between the two of them na, na talagang a lot of people find so intriguing. Bakit daw ganun na there is something when they are actually basically together na parang nafe-feel nila na parang ano, I don't know. Alam mo natin. Kasi talaga, alam mo, ang clue na lang dito, may pagkakomedyante yung
tall guy na yes. foreigner. Tapos yung isa, serious. Nagluluto mo. Ah, very serious guy. Diba? Na asawa ni blonde actress. Asawa ni blonde actress. Bakit daw ganun? Parang meron, no? Kasi kumaglandian sila. Grabe. Grabe. Flirty-flirty kaya yung ano. Yung asawa ni blonde actress. Ano ba yun? Ano sabi nila, sabi ng mga netizen na kasi Mr. Astig ka eh, ano, tingin mo? Sabi ng mga intrigerang netizen, parang may something eh. Yes, sabi. Ako din, di ba duda natin noon pa. May something daw. Oh, ikaw Mr. Astig, ano ba yung mga something na ibigay mo sa kanilang pasabi? Ako, may something ako dito. Ano ba, alam mo, natutuwa ako dito sa mga nangyayari kay... Kanino? Bigyan natin siya ng update kay... kay ano? Kanino? Oh, pagkamala ko naman si John Regala! Uy, nakakainit ha! Mamaya, dadagdag ko yung balita sa kanya. Oh, ito. Maganda itong balita ni Nadia Montenegro. Isa yan sa tumutulong, saka si Tita Aster Amoyo. Ito, di ba, akala ng iba, matitigot na siya, no? Kasi di ba, si Roses of the Liver, sila lang kapalig sa sila yan. Ito, yung pagmamaga ng kanyang atay. The liver. Okay na. Okay na. Wala nang problema. Baka naman din naman si Roses of the Liver. Umipis na. Baka talagang marami lang siyang disappointment. Di ba? Disillusionment. Di ba may mga sakit talaga yung tumataba? Yung atay, yung mga... Psychosomatic. Oo, di ba? Yung mga... Psychosomatic. Fatty liver. Fatty liver. Dahil kaya ng taba. Ganun lang yan. Pag si Roses of the Liver, yun talaga yung tigo ka talaga. So hindi talaga si Roses of the Liver yung sakit yata yun dyan. Hindi naman. Oo. Tapos, ano nangyari sa mabumubuti na yung kalagayan? Ako hindi bumuti, kumating naman. Antay mo. Ito, kinuha niya siya ng tubig sa tuhod. Okay. Pero yung tubig na yon titingnan kung may something sa tuhod niya, kung may infection na galing din sa diabetes niya. Oo, kasi kung yun pa pinaka, may, ano, no? Bilika, dapat magkabahan kasi merong mabubulok yun. Diabetes siya. At yung kanyang sugar. Pagsasalita, dahil doon sa kanya na ano pala siya na stroke, ano? Oo. Kaya ang paragamol. Twice na yata na stroke. Mm-hmm. Yan ang ating director. Medyo bumuti-buti na yung pagsasalita niya. Yung mga pananakit ng tuhod ay medyo umuki na. Mm-hmm. Yung pagkain niya, medyo ginaganahan na siya. Ayun, kapag meron ka ng, may gana ka ng kumain, may pang-amoy ka na, medyo magiging okay ka na talaga. Okay na siya. Yung appetite pala tawag doon. At yung lagnat at ubo ay wala na. Wow! Alam mo, isang milagro yung nangyayari kay ano ha? Yung Regala. Pag difficulty sa paghinga, okay na. Yung pananakit ng dibdib, wala palagay na. Palagay ko, may BFM Madam Mr. Astig papahumang ginaguide siya ng ano. May big angel siya doon sa heaven ang mami niya. That is God. Kasi parang nagigiusap sa Diyos. She is actually talking to the Lord. Please, the mom. Please do something about my son's ailment. Yes. Kasi yung ano niya, dead, mayun na yung father. Si mami na lang. Yung pananakit ng abdominal, wala na rin. At yung paninilaw, ulay na. Wala na. Magic ka, parang diba? Miracle talaga yan. Parang normal na siya, oh. Kasi kung mahigpit yung, maliban sa mom niya na big angel niya sa heaven, mahigpit ang kapit niya sa itaas. Kasi diba, member yan ng iglesia ni Cristo. So bakit pinapanalangin din siya? Saka hindi siya tinitigilan sa pagpulong ng mga kapatid. Yes. Yung bahay ang pipira niya sa ano yun, sa iglesia yun. O alam mo ba yung bahay, may dadagdag ko. Mas kasimbongga pa, mas kinabog pa ang bahay ni, yung pinicture ng vlogger na charotero na echoserang frog, idagdag natin sa echoserang duck. Kasi duck lang, di ba? Yung, kasi yung pato, echosera din, di ba? Pag magandang, echosera! Di ba? Natatawa ating director. Tapos ngayon, ayun, ang bahay may ano may BFF madam. Sobrang laki, sobrang mansion talaga. As in, kailan nagkaroon ng ganyang bahay si John Regala? Never. Fake news. Fake news na nga, fake house pa, fake pictures. May gas, ano ba yun? Ano mang gusto mo tampalin? Gusto mo lang umbagin yung mga yan? Ano, Mr. Astig Papa Umang, ano? Hamunin mo na ba ng mga ano yan? Ako, natutak sa nipapa yun. Ay, vlogger chuba! Hindi na makakalabas ng talipapa. Tapos sa ngayon, yung update natin sa kanya is bumubuti yung health talaga. Bumubuti na. Grabe naman, nakakapagkitig mo. Baka pagtaka. Alam mo yung isa pa doon. Nakapagtataka. Anak niya, na kinakausap na siya. Parang sa live na natin kakantay niya, nakapagtataka, no? Sa live na lang. Kasi parang hahaba eh. Nagpapasigla sa kanya yung anak niya, nakakausap niya na. Ano itong yung ano, pina-DNA? Anong nangyari? Wala, baka yung resulta. Baka naman din nagpa-DNA si John.
regalo sa anak niya si Jan Santos. Nagki-claim na anak niya si Jan Santos. Parang na anak kay Vilma Santos. Parang wala nang gana si... Kapangalan ni Congresswoman. Wala nang gana si, ano, eh, si Rocky Tolpo dahil tinanggi nga ni, ano, Jan Gana na siya. Ayun. Na kilala si Vilma Santos. No, na kapangalan lang ni Congresswoman. Na niya pa ang kilala daw niya, yung nagpapadala yung talent manager. Pero ano ng mga talent sa Japan. Pero antayin niya muna yung DNA kung mag dapat magpa-DNA ka kasi before ikaw naman yung may tampo sa father mo kasi ka kinikilala. Huwag mo nang ulitin yung kwento, mm-hmm. 'Di ba? May BFF madam. Yes. Alam mo may sapusa ang buhay ni Jan Regala. Oo. Grabe ha. Nakapagtataka. Mm-hmm. Imagine he is actually healed of the several affliction that he is suffering from. Mm-hmm. But all of a sudden cleared parang gimala. So, magpo-post muna tayo para makapasok si ano. Cut mo muna. Oh, ayan, di ba? Ito naman ang aking, oo, ang kwento. Di ba, kwento ba? Parang tukulad yung kwento ni Lola ba siya? Dahil kayo ng Lola ko. Ito ang aking ichichika sa inyo. Ayan. Naku, ito naman. Di ba kanina, sa isang episode natin, ibinalita natin, Monday episode ba yun? Ibinalita natin ang tungkol, Friday yata episode, tungkol doon sa isang hunky actor na talagang hindi siya nga, sa panahon ng pandemya, lockdown. Kasi nga, maraming matrona sa Cebu. Booking, ito namang hunky actor din. Kapamilya hunky actor. Na talagang in-admit niya, ha? Akala natin, dahil meron siyang business, akala natin, parang sobrang sagana siya sa salapi. May BFF madam, kailangan daw niya magbayad ng bills, Meralco, syempre yung mga kotse, yung mga kung ano-ano pa mga dapat bayaran, yung mga tao niya, mga ganyan, sweldoan. Kaya tinanggap niya ang isang pelikula na kahit na kung talaga namang delikado mag-shooting, ha? Tungkol to sa gera-gera. May bang-bang-bang-bang. May mga, aray kanta ng bang-bang-bang. Siyang bang-bang-bang. Bang-siyang-lang. Bang-bang. Bang-siyang-lang. Dapat gumanya ka na. Bang-siyang-lang. Helen Gamboa. Bang-siyang-lang. 1967. Helen Gamboa. Bang-bang-bang. Kasi alam mo kung bakit na kanta namin. Kasi bang-bang-bang. Bang-bang-bang. Helen Gamboa, 1967. Kahit yung isang hunky actor na parating pinag-usapan yung hotdog niya, talagang talagang sasagupa sila sa shooting na sa Mindanao. Of course. Na produce ng ating labs. Hindi tayo na-invite because sabi mo nga, kinaharangan tayo nung publicist, di ba? Ng kanyang PR, di ba? Of course. Oo, naku, nakakadoka. Siguro na nakarating na sa kaalaman ni Miss Churba, ni Miss Chobanes. Yung hinain ni May BFF Madam, no? Mm-hmm. Nating tatlo, di ba? So yun, ngayon, at talaga, hindi naman siya nag-ano, hindi naman siya nagtago, hindi siya nag-plastic. Talagang, I need to work kasi sabi niya, di ba, tagal naming nabakante, wala kaming show sa kapamilya. So dapat talaga tumanggap talaga ako ng proyekto. Dahil yun naman talaga inaasahan pera para pambayad sa mga kung ano-anong payables niya. May pamilya siya eh. Diba? May pamilya pa siya. At ang gwapo, lalong gumugwapo to si JC De Vera. So ano ba, diba? Dapat naman talaga, bakit magpaka-plastic pa ba? Pero wala siyang nabanggit sa station niya. Na ano? Ay, tahimik eh, no? Tahimik ka na. Oo, kasi siguro parang na, ano na rin sila, no? Talagang nangihina na rin sila. Mm-hmm. Nawawalan sila ng powers. Dapat nga namanguna dyan si Jane De Leon. Kasi siya yung Darna, di ba? Ay, Diyos ko, dapat, no? Dapat lumipad siya. Lumipad siya doon sa Kongreso, tapos pinunta niya yung 70 congressman. Mm-hmm. Naku, hindi kayo bujoboboto ng, ano, no? Hindi na ganun eh. O, kabugerang tapatan. Kabugerang tapatan! Ito, naku, malalaking artista to. Sa pagitan po ni Coco Martin at ni Ding Dong Dantes. Diba, sino ba talaga ang mas angat? Sino magka-level ba sila? Ano ba talaga yung kanilang estado sa industriya ito? Siyempre, naman tayo tangatangan. Alam naman ang industriya kung gaano kasikat si Coco Martin at kung gaano din ka-star si Ding Dong Dantes. Mauna tayo kay BFF Madam. Pagkaman, ano, hindi ko na masyadong gusto si Coco Martin nowadays. Ako loves si Coco. I have to be honest. I love Coco. I have to be honest in saying na Coco Martin is still the one that reigns supreme. Yes. Ano siya eh, kahit na hindi ko na siya gusto, eh, totoo naman talaga, siya talaga ang nakalalamang. Iba talaga siya. There is no doubt about it. Talagang, ano talaga siya? He is a veritable star. Yes. He is an actor, a star, and
Filthy Rich. Correct. Star for all season, 60 lang ang views. Ano yung 60? Ano Star for all season, 60 lang ang views. 60 ang views sa kanyang pagsasayaw. Ay! Naku ah! Ayoko na ganyan ah! Naku, mas kinabog pa ba ng monovlog ni Ate Guy? Si Ate Guy nag-monovlog. Ang taas ng views ah, yung para sa ala niya sa frontliners. Hindi ko maintindihan kung ano yun, kung sino nag-share noon, baka naman ikilala. Pero 60 views. Ay, galing channel yun. Ah, baka naman doon sa... Ability channel yun, kaya baba. Baka naman doon sa channel, sa YouTube ni ano ni Ate V or sa Facebook niya ba? Ano bang social media account niya? I am not very sure kung directly coming from Ate V. Mataas naman kasi yun. Kasi I know Vilma Santos is a star. At ang ganda na pagkakasayaw ni... Ang ganda-ganda nga. Sabi ko, bakit ganito lang yung... Para sa mga frontline. Bakit ganito lang yung views? Sabi ko, baka naman hindi naman siya yun. Baka naman kay Ronald Duca channel mo na pala. Hindi naman. Hindi na. Challenge yun. Pag Ronald Duca channel, 4 views. 5 views. Pagka... Ay, ayoko na mag-iisa. Pinakita ko na naman lahat. Iyon lang pagbabago. Okay. Hindi na ba? 45, 50, ganun. Ay? Oo. Kinakabog ng PS, TV Network, ang Colloquio, Paulette channel. Ay, grobo. Kasi may mag-1K na kayo dun sa isa, di ba? Tapos dire-diretso tayo. Tapos anong para sa iyo? Ano ba talaga? Oo, yung tapatan na to. Ding Dong Dantes, I like Ding Dong Dantes. Why? He is a good actor, but if you talk about popularity and audience or mass appeal, it is actually Coco Martin who is on top of the hip. Okay. Talagang ano siya, hindi matatalbogan ng kanyang, kahit marami nang balita, kung masinasabi, mga ganun-ganun. Issue. But, ang pinakamahalaga, when you speak of box office appeal, mass appeal, talagang ibang appeal ni Coco Martin. Mahal siya ng masa, in short. Mahal siya ng you're going siya to fall masa. In love with him and you're going to like him and you're going to love this guy because of his appeal na napakabait. Ikaw naman, Mr. Astig Papa Umang. What can you say? Sa ano ako, agree ako dun sa sinabi ni may BMF Madam, Teacher Pete. Si Coco talaga ang pinaka kumpara sa kanilang dalawa, siya masikat. Yes. So, at tuloy-tuloy yung kanyang pagkahari. Kasi may ano siya eh, meron siyang ang probinsyano eh. O kasi yung kahit na nagsara na yung ABS. Yung kapamilya channel na papanood. Tapos yung nag-full blast na yung kanilang digital platform. Inaabangan. So, yung kapitbahay namin, nagtsatsaga sa online. At saka malaking party siya doon sa 37 billion views. Oo. Ng yung kanyang FPGs ang probinsyano. At alam niyo ba, mula nung nagsimula ito noong September 2015, imagine mo, ano nung year na yun? 2020 na. So sa September, malapit na 2 months from now, eh magpa 5 years na sa area. Ang saka in fairness kay Coco Martin naman, kapag nakita mo, mawawala ang tampo mo. Kasi yes, ano PR, naman, sweet naman siya eh. Meron siyang ngiting. Tsaka ang trademark niyang yakap, totoo. Oo, hindi nawawala. So kahit may tampo ako sa kanya, pag nakita ko siya, parang wala. At saka yung yakap nawawala. Talaga niya, yakap oo, talaga. Oo, yakap talaga niya, mahigpit. Oo. Yun ang trademark niya na hindi nawawala. Yung yayakapin ng press na ang higpit-higpit ng yakap. You're yes. Going to feel na, ikaw si Ana Pavlova. Kaya na minsan may umakap, sobrang higpit na, di ang tagal na ng pagkakahigpit. Sabi, ay, ang tagal mo na, ha? Char lang. O, tapos si Ray, di ba, alam naman natin nga yung popularity niya sa TV, tapos nadali rin niya yung pelikula. Di ba, nung una, parang hindi gano'n siyang tanggap. Sa hindi kasi nagmula si... Sa ito yung, alam mo, na kung colorful na pinag-uusapan yung light, pinaka-mas colorful talaga itong si Coco Martin because marami siyang pinagdaan ng hirap. Galing sa hirap talaga. Sa indie, tapos nag-ano siya, di ba, yung tawag nito, nagtrabaho siya sa ibang bansa, di ba, ang ginawa niya doon, umattend lang siya nung International Film Festival para sa movie niya, tapos nag-ano na siya, nagtrabaho na siya, nag-ano na siya, nag-caregiver na siya, tapos ang dami niya pinagdaanan doon. Hanggang bago siya mapasok sa mainstream television. Ito ay sa tulong ni Direk Andoy Ranay at saka ni Jacqueline Jose. Ayun, so dumire-diretso na yung career niya.
magmula nung binigyan siya ng kasama si Kim Cho, si Gerald Anderson, Jay Cuenca, nagtuloy-tuloy ang pagiging hari ng prime time ni Coco Martin. Iba naman ang naging kaso ni Dingdong Dantes because pinagdaanan niya, naging member siya ng Abstract Dancers. Tapos, ano nang kwento niyo naman yung mga sumunod na pangyayari kay Dingdong? Dingdong Dantes naman, okay naman. Kasi ang dami ginawang pelikula sa GMA Films. Tsaka ano, pag sa GMA, ang gaganda ng mga pelikula na ginawa niya. Classic. Yung mga classic niya na pelikula, magaganda. At kumita. Maganda, o. Magaganda naman. Yung kanina ni Isa Calzado, grabe yun. Grabe yung parang Somewhere in Time. Ang tindi ng impact. Somewhere in Time, ang ganda ng anong yun. Pag pinapalabas, pinapanood ko pa rin. Kahit na paulit-ulit, I love watching it. Kasi ang ganda, Somewhere in Time talaga. Ang tipo ng movie. Ang ganda-ganda. Okay, at syempre, yung pagiging producer, parang silang producer. Ano yung movie outfit ni Dingdong Dantes? Siyempre yung kanyang birthday yun eh. Uh-huh. Agosto 2 Pictures. Agosto 2 Pictures. Birthday niya yun, Agosto 2. Nakapag-produce ng Aswang Chronicles. Dalawang beses yun, ano? Oo. May part 2 yun. Tik-tik, Aswang. Oo. Tapos may dalawa pa yata. Sushi niya si Direk. Eric Mati. Eric Mati. So, at tapos naman si Coco Martin, palating naman sa pagpuproduce, nariyan naman ang kanyang CM Film Production. Na ilang pelikula na sa Metro Manila Film Festival ang kanyang pinroduce, doon ang diretso yun, na kumita. Pero ang unang talagang tumipakto sa takilya na kumita talaga ng movie ni Coco Martin, kasi nga, di ba, nung binigyan siya ng movie, kasama niya si Julia Montes, hindi gaano tinanggap ng publiko. Kumita rin, pero hindi talaga siya super kita. Itong pelikula niya with Sara Hieronimo, ang Maybe This Time, na isa tayo sa mga nag-PR, may BMF Madam, dalawa tayo sa nag-PR dyan. Diba? Na core group tayo. So, ang ganda-ganda nung dating ng pelikula ngayon. O, Love Life naman tayo. Dingdong Dantes, syempre, nangingibabaw si Dingdong Dantes dyan. Dingdong. Ang endless love niya talaga, na pinakasalan niya talaga si Marian Rivera. Yes, of course. Talagang ano, from then on, ang kanilang romansa hanggang sa ngayon, it's being talked about and being respected by a lot of people. At ang ganda because ng it's ang ganda ng combination. Ang ganda ng combination, ang baby ganda ng mga anak. Yung sunod na naman na anak, ang ganda na naman. Talagang ano, dyan mo hanga si Dingdong sa kanyang loyalty. Dingdong Dantes is actually basically loyal. Sa pagdating sa love life. Sa parang ano lang, parang friend lang, parang kapatid, parang ano, ang ganda ng turingan nila ni Marian. Mm-hmm. Parang hanggang ngayon, sweet pa rin sila sa isa't isa. Oh. Diba? Kasi nakita naman talaga ni Dingdong kung gaano naman siya kamahal ni Marian. O love life naman ni Coco Martin para sa Mr. Astig. Medyo, hindi maganda. Dalo medyo, maglulo. Yasi Pressman. Pero ito no, may nakausap ako, insider from ABS-CBN, sa Dreamscape Entertainment. Yun daw ay issue na yun, parang nagiging nakikita lang, parang binigyan na daw talaga ng kahulugan. Pero kasabi kasi daw si Yasi Pressman, meron daw talagang boyfriend. Nakatagong BF. Uh-huh. Oo, merong boyfriend sa dilim. Uh-huh. Tapos ngayon, itong mga vlogger na to, mga peking vlogger na to na puro fake news sa mga binabalita, sinasabing tanggap na raw ni Julia Montes kung yung relasyong Yasi Pressman at Coco Martin. Uh-huh. At nakanda na din siyang tanggapin kung magpapakasal ang dalawang ito. Uh-huh. Na wala namang ina, alam mo, antayin mo natin ang pag-amin ni Coco bago kayo mag-ano. Naging sila o mayroon silang anak niya. Pangunahan. Yan naman sinasabi. Tapos, hindi naman maipakita yung anak ni Julia Montes, di ba? So, maraming, saka ang daming pinagdaan ng love life si Coco Martin. Magmula doon sa mga na-issue siya kay Catherine Luna, na pinagbitang ang anak niya yung kay Catherine. At niligawan niya yung indie girl na hindi naman sumikit ang Mercedes todo. Mercedes Cabral. Hindi siya sinagot. Si Mercedes Cabral, na siguro sa pag-ihinayin ni Mercedes, di ba? Hindi ko sinagot. Tapos ngayon, sikat na. Oo. Pero at least, sa nangyari sa kanila, na hindi siya sinagot, binasted siya, kinuha pa rin siya ni Coco sa FHS ang probensyano. Oh. O properties naman, sa mga investments, sino ang mas angat, sino ang mas rich. Close fight siguro ang kanilang mga properties, kasi si Dingdong marami rin silent properties. Uh-huh. Tapos si Coco Martin, ang dami rin mga properties. At matagal, naunang sumikat si Dingdong Dantes kay Coco Martin. Ang lamang lang ni Coco Martin, in terms of cars, pero yun talaga ang hindi matatalbogan ni Dingdong, kasi ang mga van ni Coco Martin, mga imported vans,
Misa 4 million yata yung isa, dami-dami. At saka sa ano, sa, oo, correct. Mm-hmm. At saka itong panahon na to, itong ano nung dumat nung napasok na siya sa mainstream television, doon na dumagsa yung offer kasi napakalakita yung mahusay na artista siya, nabigyan siya ng solo ng mga teleserye, na lahat talaga pumatok talaga. Uh-huh. So doon nagtuloy-tuloy ang yaman ni Coco Martin at alam niyo ba talagang nako. Sabi nga, i-billionaryo na raw si Coco Martin. I think so. Yun yung mga kotse lang niya, yung mga van niya. Grabe. Yung mga van niya, grabe. May 34 million pa daw, sabi ni Papa Umang. Apat lang siya nangyayari ng sasakyan ngayon. Ibig sabihin, he's richer. He is the one of the richest actors in the Philippines today. At saka yung may malasakit yung talaga doon sa mga nakasama niya. Nung nag-umpisa pa lang siya sa showbiz, si Coco Martin ang panalo dyan. Yes, kasi matagal ding panahon na talagang binalikan niya si Light Cabo, si Leo Bucas, sila Dominic Reyes. Kung sino yung mga nakasama niya before, binibigyan niya ng cellphone, binibigyan niya ng pera. Siyempre, matagal na rin naman na panahon yun kung manatigil man ang pansamantala because talaga namang dire-diretso naman yun. At maging ang kanya manager, kapag nagpupunta dito, yung unang manager niya ha, yung ano ni ano, di ba ni Julio Diaz, si Cosimo mo ba yun? Mm-hmm. Kapag nagpupunta yung dito. Tama ba ako? Basta kung sino man yung unang manager. Kapag nagpupunta doon ng ano yun, ng Manila, ng Pilipinas, wow! Free hotel, VIP treatment. VIP treatment. Talagang may cast ano pa na allowance, mga ganun. Siya talaga, kunwari, 15 days sa hotel, 13 months sa kabilit. May BFF madam, siya magpabayad at si Coco. At sa pamagitan niya, magpapaalam na tayo. Tapos ang ating kabugay. We don't have the luxury of time once again. Yes. Lady of the Manor, Catherine Amos. Maraming salamat. Maraming salamat. Yes. Lady Catherine Amos and family. And of course, Chito Hansel Filian. Okay. At Global TV. Hello. Si Norvin. Crespo. At saka si Isabel. The very beautiful Isabel. Hi, and yung ating bagong kaibigan, na kaibigan ni Madam Catherine. May shop, di ba? Na may sariling restaurant. Pamilya Filipino restaurant. A Filipino restaurant. Campbell Town, Sydney, Australia. Si Madam Rowena Reyes. Rowena Reyes, the name alone suggests na she is a very beautiful lady. Saka Rowena Reyes, parang pangalan ng artista. Rowena Murat. Oo, diba? Tapos Rina Reyes. Catherine Rina Reyes. Madam Catherine Amos, famous na famous. Oo, diba? Synonymous with being famous. Oo. Correct. Thank you. Okay na, ano, wala ka nang ingat pa? I'd like to say, no, I love you po lang. I wasn't able to mention you. I love you so much. You're so sweet to me after 40 years of my life. 40 years? Bigit bulaga lang ang that pen. Makes me 90 now. Oh, and he is 50. No, I am 102. So he is 60. Maraming salamat, Christine Shane, Christopher Pete, and of course to my Christopher baby that is going to love you until the end of time. Siyempre pa, Hataw Tabloid number 1 sa balita, Ma'am Gloria Galuno and Sir Jerry Yap. Very kind-hearted. Siyempre pa, Sagad Tabloid. I'm Anglo. Jean Estrabella at ang aming napaka-generous na boss at ang Remate Online. Yes. Sir Benny Antiporda and the very handsome Sir Benedict and not Sir Fred Cabalbagat, si Ma'am Lydia Beno. Uy, siyempre si Bikay, nakashare na sabi mo, hindi nakontak, di ba? Cannot be rich. Gerald Mark, ayan, yung nagpunta na siya sa ano, Saturn planet. Oy, plan ko siyempre ang Pinocchio Pauletti Channel, yung ito si Sena. At siyempre ako naman po si Abby Pauletti na nagsabing Diyos mabal sa pagtutok. At yun, huwag niyong kalilimutang mag-subscribe para sa PPAE Entertainment Network. At huwag kalilimutang pindutin yung red button para updated kayo sa mga bagong balita. At siyempre yung ESTV Network, bawal fake news, don't forget. News. At ang Ampolokyo Pauliti Channel at Abby Pauliti Channel. Ampolokyo Pauliti ang title Channel. Ng show ninyo ay Eksena at Intriga. At Intriga. Okay. At syempre po, maraming salamat sa inyong walang sawang pagtuto. Pasalamatan natin ang ating mga PP Entertainment team. Ayan. PPA Entertainment Network team sa pangunan ng ating Qualified Director Chris Daniel Ledesma, assistant editor din po siya. And assistant editor ay si Julian Sungkit Valencia Ledesma, special nag-direct na sa atin ng ilang episodes natin. And of course, may apo Pogi, may super cute apo, ma-PR at kilala si Papa Umang bilang Am-Am. Am-Am is coming na, sabi ko, may apo Yowen, Am-Am is coming na. Where is he? Where? Sabi ng ganun daw. Where ka na daw? Why? May mga ganun pa siya. Baby Yowen, I love you. My pretty, lovely daughter,
si siyempre pretty daughter ko, sino pa, Lovely Joy Ledesma, na hatagan mo ng career, di ba? O share mo ng blessing lahat dito. Mm-hmm. At maraming salamat po talaga na hindi po kayo nagsasawa, nandyan kayo always. Sana po lagi nyo kaming sasamahan sa aming Chika Mo Vlog Kabog on YouTube. This is your Tita Tos, Peter Ledesma, nagpupugay po sa inyong lahat dito sa nag-iisang tunay na kabugerang internet talk show, ang Chika Mo Vlog Kabog! See you next week, bye! At see you sa aming FW5 Worldwide! Yan! Siyempre, kami YouTube live streaming!